Oh, yeah. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago, ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Naku, bakit ganun? Yes, yes, pag nandito na ako talaga sa studio, talagang excited tayo. Yes, yes, lagi. Yan. Lalong-lalo na, maraming mga bagong usapin. Yes, yes, ngayon. At syempre, welcome po sa Yes, Yes, Show Topacio. Sa ngalan pa rin po na ating guwapong-guwapong abogado. Anytime, eh. On the way na ho yan. At malapit lang ho yung, ano, yung kanyang panggagalingan after the meeting. Anyway, habang wala pa po si Attorney Topacio, eh, ako po'y nagpupugay sa inyong lahat ng isang magandang araw. Yan, good morning ho sa inyo. At syempre ngayon po ay 17 ng April 2024. Ayan, alam nyo medyo marami hong mga ano, usapin talaga tungkol, sabi nila. Maraming nakikiusap, kaya kailangan natin si Attorney Topacio kasi pagdating sa mga usaping legal, kailangan natin na isang abogado. Ayan. Eh ako naman eh, kunwari lang abogado. Joke yan. Okay. Alam nyo, mamaya, yung mga legality na mga bagay-bagay, dapat pinag-uusapan natin yan sa harap mismo ng isang nakakaintindi sa mga legal matters. Yan. At yan ay ukol sa LGBTQ. Ayan, et cetera. Naku, dami yan ha. Mahabang usapin yan dahil alam nyo naman, kahit noon pa, no? Sa ibang bansa, legal na ang usapin tungkol dyan. Pero syempre, sa Pilipinas, maraming isinaalang-alang tayong lahat. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Kung tayo po ay naghahangad na isang karapatan, yan, karapatan bilang isang LGBTQ. Ayan, lalong-lalo na yung mga nakausap natin kanina. Diyos ko, hindi ko ma-justify kung ano, kung ano ang sitwasyon para sa kanila, no? Pero alam nyo ho, marami tayong napapanood at napapakinggan. Yan. Siyempre sa iba't ibang mga channel din. At hindi lang po yan, no? Yung tungkol dun sa pag-aasawa ng isang jokla at isang tomboy, di ba? Ba, nakakita na ba kayo ng mga ganung sitwasyon? At natutuwa na rin po tayo dahil sa ganung sitwasyon ay talagang, yan, swerte yan, ha? Isang bakla at isang tomboy, no? Ilan sa kwentong nakuha natin ay that was siguro mga a year back, no? Yung aking isang kapitbahay, no? Hindi ko alam na yung palang jowa niya ay hindi babae pero mukhang babae, di ba? Yan, alam niyo ba 'yon, no? Ganon-ganon ang nangyari. At mamaya tanungin natin yung legalidad dyan kay Attorney Topacio dahil alam nyo naman si Attorney, hindi ko nga ine-expect na marami siyang mga, ano din, mga friendship na humihingi rin ng advice sa kanya ukol dyan. Kasi alam nyo po, ang puso ng isang lalaki at puso ng babae, halos pareho lang naman kung sila po ay dating lalaki na gustong maging babae o kaya naman isang babae na gustong maging lalaki, no? Kahit saang bansa dito sa daigdig ay nakakakita tayo ng ganyan. At hindi naman ho natin maiwasan na bakit nga nagkaganon. Actually, yan, sabi nga na pag-uusapan naman yung Biblia, walang ganon. Isang lalaki at isang babae lamang. Na, alam naman po ng lahat yan. But, bakit yung damdamin napapalitan, di ba? Napapalitan yung kanilang damdamin, bagamat sila ay lalaking talaga dahil meron silang, alam nyo na, di ba? Meron silang itinatago na inilalantad naman minsan, sabi ng iba. At yung iba naman, merong gustong maglantad, hindi makapaglantad dahil sa kahihiyan. Yan. Eh yung iba, nahihiya, pero syempre, dumadating din yung panahon na inilalabas pa rin nila yung tunay nilang sila. Di ba? May mga ganon. At karaniwan, sinasabi ng iba, bakit ang isang babae daw ay mahilig tumingin sa kapwa babae? Bakit daw ang babae nagagandahan sa kapwa babae? Ito daw ba ay senyales ng pagiging isang tomboy? Yeah, di ba may mga ganon? At kung isa na lalaki na
hindi mo siya mukhang bakla, di ba? Pero kung titingnan mo yung kanyang mga kilos, ay parang yan. Pero yun ay hindi naman natin akalain na lalaki pala talaga siya, di ba? May mga ganun. Minsan kasi tayo, bumabase tayo sa isang tao sa kanyang pagsasalita. Bumabase tayo sa kanyang mga gawi, di ba? Yung mga hilig. Kagaya dati ng isa kong kakilala, nag-away silang magkapatid. Kasi nga, yung kanyang mga gamit, pang-makeup, mga damit, sapatos, nangangawala. At yung pala ay ginagamit ng kanyang kapatid. Yan. May mga ganon. Pero yun naman ay hindi naman din ibig sabihin na ang isang tao, yes, yes, yo! Ayan. Yung ating idol, good morning po. Ayan. Eto na. Naku ha, lagot na. At kasi maraming tanong sa'yo. Ganon ba? Oo. Ay, oo. Ngayon, magandang umaga po. Mga kasama to ni Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal to Pasyo. Yan. Mabati sa inyo. Nang mabuhay po kayo at lahat ng mga sa inyo. Katawa, pasensya na po kayo. Wala akong tigil at daming trabaho at anong tawag dito? Nasa telepono ako non-stop eh. Umpisa ang paggising. Pero attorney, hindi ka ba nalulungkot na sa sobrang dami ng mga kausap mo, tagahanga mo, sabi nga nila eh, may time ka pa ba sa private life mo? Meron naman. Hindi. Work-life balance lang naman. Kaya ako, mahihirapan kayong tawag dito, imbitahin ako ng Sabado o Linggo unless yun. Talagang very close. Talagang dilalaan mo yung oras na yun. Hindi ako lumalabas ng bahay ng ano. That's good. Ng Sabado at Linggo. Ayan. Oo. Attorney, meron lang pahabol dito. May nagtatanong ukol sa kwento ng LGBTQ o batas. Yan, baka pwede daw ninyo silang bigyan ng linaw sa kanilang sitwasyon. Hindi, ito kasi yung napag-usapan kahapon, ano? Okay po. Ito na, sa batas na rin tayo, pag-usapan natin to. Ito, noon matagal-tagal na aking kwan ito, aking adhikain ito. Ito ha, nasa Rappler ito eh. Mm-hmm. Ha? Noong matagal na to, anak ng pating, napakahirap lang mag-search dito at yan, ha? Pero attorney, ito, ito yung ano ko ha, ito yung mungkahi ko ha. Itong kwan. Sa Rappler kami tumatawag, hindi ko masagot. Okay. Para lang sige. Oo, okay. Ituloy mo lang. Para lang maintindihan ni attorney yung kanilang nasabi natin. Kasi attorney, sa isang banda, meron kasing nangyari sa buhay na tunay ito, na buhay ito. Okay. Ito na, ito. Sige po. Noon pa ito, 2014 pa ito, 10 years ago ko na palang minengkahi ito. Mm-hmm. Dito, kasi gusto nung, di ba may mga sektor ng tawag dito, LGBTQ, yung gay rights, na gustong maggawa ng amendment sa family code to allow same-sex marriages. Kaya lang, talagang yung opposition, ang sinabi ko rito, this was 2014, medyo malakas pa noon, hindi pa, yung climate, political climate, hindi pa favorable. It may have changed. Pero sabi ko, in the meantime, na medyo mabigat yung magkaroon ng batas on same-sex marriages. Yes. Unti-untiin natin, merong isang paraan ha na magkakaroon ng mga karapatan ang isang same-sex relationship nang hindi kailangan gumawa ng isang panibagong batas kundi susug lamang sa Chapter 7 Article 147 of the Family Code. Ito ha. Kasi nakalagay dito. Ito. When a man and a woman, ito yung tungkol sa mga live-in relationships na noon, itong family code, 1986 pa ito, napakatagal na. Yes. Ngunit in-acknowledge na noon pa man na meron ng mga nagli-live-in without the benefit of marriage na nakaka-acquire ng properties, etc. Ha? Mm. Pagka naghihiwalay, gulo, hindi malaman kung anong karapatan ng isa with respect to the other. Kasi ito ha, ito yung provision ha. When a man and a woman who are capacitated each other live exclusively with wife without the benefit of marriage or under a void marriage, the salary shall be and the property acquired by
through their work or industry shall be governed by the rules of co-ownership. So co-ownership dapat ito, 50-50, etc., etc. Yan ha. So neither party can encumber or dispose by acts inter vivos of his or her share in the property acquired during cohabitation and owned in common without the consent of the other until the termination of their cohabitation. Ibig sabihin, may naipundar kayo, nagli-live-in kayo, hindi kayo kasal, hindi pwedeng ibenta nung isa. Kasi agrabyado naman yung isa. Kasi ang tingin ng batas dito, co-ownership, 50-50 kayo. Sabi ko, napakasimple. Parang mag-asawa din, di ba? Oo, eto, napakasimple. Ha? Eto lang, ha? Gagawin mo lang na ang amendment ay, eto, sa halip na a man and a woman. Yeah. Two persons. Gabi mo, two persons. So, pwedeng a man same and sex, a man or a woman and a woman. Oy, then, yun lang, isang proviso lang. Yan, oo. Tama. Mm-mm. Ha, yun lang. Sasabihin mo lang, two persons living together. Sa halip na, when a man and a woman who are capacitated to marry each other. Nakalagay, when two persons who are capacitated. Yun lang. Regardless kung gano'n. Sa halip na a man and a woman, gawin mo lang yung four words na yun, palitan mo ng two words, two persons, tapos na. Pero sa dapat ito, may requisites. Ha? Para hindi naman lahat, kasi magulo eh. Dapat ito may mga requisites. Ha? Yan. It must be exclusive. Ibig sabihin, for the duration of the relationship, neither of the parties have been cohabiting with any other partner. Sila lang, exclusive. It must be members of the same sex who are both legally capacitated to marry each other. Ibig sabihin, walang mga asawa. Aha. Mm-hmm. Opo. Kasi may mga gay, may mga lesbian nag-aasawa. Opo. Diba? Uh-huh. And yan. Number three, it must cover only properties acquired during the actual relationship. Meaning, it will exclude pre-existing properties. Ayun. Yun. Ayos yun ah. Mm-mm. Hindi, tama. Yun lang, ganun lang kasimple. Oo, yun ang explanation doon. Pero attorney, if in case na, halimbawa, request nila, masunod yan, sino ba yung dapat lapitan? Yung ating legislatura. Sila mismo. Oo. Pero ito, ang sinasabi ko sa kanila, hindi mabigat. Hindi katulad nung gagawa ka ng separate na batas na allowing same-sex marriage. Parang mabigat yun eh. Mabigat yun eh. Ito, amending yung provision ng family code na yun. Ha? Ito nga sinasabi ko. Itong Chapter 7, Article 147. Opo. Yun lang. Yes. Four words, papalitan ng two words. Madali-dali. Diga. Ayun. Alay diga. Alay, ay, oo eh. Ay siya. Ay siya nga. Kanya tayo ganire magsalita eh. Sa alatang-tang yata na huling siya buhay. Ay, yung alatang-tang eh na sa Batangas yun. Ayun. Hindi, ako talaga yung half Batanggenyo ako eh. Ah. Ang nanay ko ay from Tanawan. Ang tatay ko is from Cavite. Ako yung original na Cavitenyo Batanggenyo. Di ba? Pero pelikula lang ganun. Cavitenyo Batanggenyo. Attorney, sabi rito, ang mga serbisyo sa kalusugan na nirerespeto at sinusuportahan, ang mga pasyente rin ng LGBTQ, ito tinatalong din nila to kanina. Tinatalong? Tinatanong. Akala ko tinatalong eh. Kasi yun ang ano ko eh. Yun ang ulam ko kanina eh. Binagoong ang bangus. May talong. Okay. Pero ano mo, attorney, no? Mas maganda yung suggestion mo kasi unang-una, parang ang ano yung magsuswak doon sa boy and girl. Hindi na masyadong complicated yung pagpapalit. Oo, kasama boy and girl, kasama boy and boy, kasama girl and girl. Girl. Over lahat. Tapot. Diba? Tapot. Tapot. Naalala ko tuloy yung manliligaw ko. Mas maganda talaga. Napakaganda. Kaya lang, nanghihinayang naman ako na siya ay naging lesbian. Well, anyway. Ba't naman nanghihinayang ka eh? Kung yun ang sexual preference niya eh. Eh bakit ka manghihinayang? Doon siya masaya eh. Yung ganda niya. Ay, ganun sayang talaga. Sayang naman. Okay. Pero sa ibang bansa naman, walang problema talaga. Hindi ba, ako nga eh, bisexual ako, hindi mo ba alam? Nge. Ano bisexual. Paki-explain. Pagka kinausap ko ang babae tungkol sa sex, sabihin nila, bye. Ay na, yo. Bisexual. Magaling na bata. Pag sinabi ko sa babae, sex tayo, bye. Bye.
Okay. Ano yun, gamong talong? Eh, talong-tanong. Para ko sumika pa sa talong, si Galinas at Mani. Sabi nga po nila. Sitaw, bataw, okay. Patani pa. O, sabi nila, Tony, pinagmamalaki namin ang pagbuo ng magkakaibang pamayanan ng mga kasapi ng workforce na sumasalamin sa diwa ng mga pamayanan na aming pinaglilingkuran. Inaasahan namin ang pagtanggap sa iyo na aming komunidad. Yung mga ganong klase na usually ba, Tony, sa isang company, kagaya po ng mga napupuntahan mo, eh, tinitingnan nyo rin po ba yung ano ka, babae ka ba, lalaki ka ba? Nag-after ka rin ba doon? Hindi! May naging empleyado ko, lesbiana eh. Yung head ng talent management coordination ko sa Boracho Film, si Dennis Arce, gay yun. Oh. Ay, ganon? Oo. Oh. Pero simple lang siya. Okay. Walang problema yun eh. It is immaterial. Ang tinitignan, abilidad. Yung sexual preference nila is none of our business. Pero nakakatuwa na karamihan sa kanila ay talagang magagaling. Oh, yun naman. Oh, magaling mag-isip. Ang dami-dami ko. Kaya nga, di ba, I'm the country's first honorary gay, Iris. I-Google mo. For services rendered to the Ladlad Party List. Oh. Di ba may congressman na dyan? Sino nga po? Si Congressman Roman. Roman, ano? Ah, siya ano, may first hawa? Name niya, letter C yung ano eh. Geraldine Roman. Ewan ko kung anong committee niya ha. But yung first na openly gay, meron daw na gay sa Kongreso, hindi Opo. Naman open. Kaya haka-haka. Pati sa Senado daw meron. Pero wag na natin pasukan yan. Chismis yan eh. Lagot tayo dyan. Chismosa mo eh. Ay, sorry po. Hindi po, nagkataon lang. Kasi alam nyo, marami hong nanonood at nakikinig sa atin na mga taga rito sa building mismo. Wow. O, diba? At yun nga sabi. Oh, may mga gay dito na tagulang. Yan si Wenner. Attorney, ah. Ikaw talaga, Salva. De gay. Masaya siya. Oh, gay. Oh, gay. Diba? O, diba yung sabi ng gay, masaya. Lagi siyang masaya. Ayaw, ah. O, kaya she is gay. Huh? Huh? Oh. Diba, meron noon, ano, diba ang ibig sabihin naman original ng gay ay masaya? Opo. O, diba, merong natatandaan mo, ano, yung isang produkto. Yung parang mga toys ng mga bata. Opo. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ang jingle niya, now that you are here, we'll be happy, we'll be gay. O, di ba? Gay-gay-yo. Para Japanese product yun eh. O, di ba? Pero, Tony, sa iyong pananaw, yan. Eh, di ba, halimbawa, meron, nagkaanak tayo ng lalaki. Pero, ang tingin natin sa kanya, bakit ganitong boses nito parang hindi lalaking lalaki? Yun po ba ay sapat na dahilan para sabihin mong bakla yung isang tao? O Alin? Hindi naman nangyayaring ganun? Yung kasi karaniwan merong lalaking lalaki siya, pero kung magsalita siya parang baka naman, malamya. Ano lang niya yun? Baka naman ni Kwan lang niya yun. Yung Kwan. Yung baka naman ano lang siya yung pino o ano lang ano mga ganun kasi lalaki, di ba? Medyo ano siya yung hindi ko mahanap yung word right now eh. Oo, baka ganun lang talaga anyway, siya. Anyway, kapag ang isang tao daw ay nang-aagaw na ng damit ng babae at nag-aagaw ng makeup mo, eh yung ba naman eh may tuturing mong gay na kasi ako lalaki na lalaki siya. Eh. Lalaki. Oh, yun, di ba? May makeup ako pag may interview ako sa TV. Pagka may shooting extra ko, mini-makeupan tayo eh. Ako marunong ako mag-makeup sa sarili ko, ha. Marunong. Sa sarili ko lang. Kasi ngayon wala kasi medyo mahirap Bob din eh. Minsan nga wala nang makeup, nalelate ka pa eh. Oh, magme-makeup ka pa. Ako kumpleto ako, ha. Ang una dyan, primer. Ang primer ko ba, mayroong special primer pang ilaw ng TV na talagang parang glow. Yung hindi ka ma-ano. May uranium yata yun, radioactive. Nakatapos, concealer. Take it from attorney. Lagay mo ng concealer yung eye bags mo. Kita mo, concealer, yan. Okay. Bago, lagyan mo na ng, ng foundation. Kakalat mo na yung concealer. Yan. Bago. Kung gusto mo, lagyan mo pa ng powder over the foundation. Apo. Bago ko contour ka kasi bilog yung mukha ko eh. Ha, mukha akong insimada eh. Kaya kung kakontour mo yun dito para medyo lumiit yung mukha mo, kukontour mo yan, yung cheekbones mo. Yan. Nakaganong ka pa yun. May brush ka, diba? Nakaganong ka.
Wow! Ba marunong talaga? Oo, oh, diba? So, mag-nose line ka pa. Lagi, itiman mo yung eyebrows mo. Yan. Ayan. Pero alam niya, bihira yung kagaya ni attorney na. Gusto mo, para mag-gel siya. Apo. Ang nagmamadali ka, sprayan mo ng Evian, yung nasa lata. Ah, yes. Evian water, yan. Nangayaan mo matiyo. Yan, mag-gel na yan. Okay, di ba? Ang well, landi ko, ano? O, oh, di ba? Oh. Hindi kayo, at least hindi kayo nahihiya na ikwento ninyo yung mga ginagawa nyo rin, ano? Ay, ba't naman mahihiya ako? Off camera. Sabi nga ni, ano, di ba? Ni Didi Treyes eh. Bakit ako mahihiya? Oh, yeah. Tapusin mo, tapusin mo. Wag na. Baka nakakahiya. Ala, malapit na tayo mag-time check. Oo nga. Isang minuto pa, pwede mo mag-testayin yun. Hindi, wag na. Ayaw mo? Pero maganda yun, ha. Alam mo yung isa sa pinakamagandang... Like napag-usapan na si Didi Treyes, one of the best performances. Yes, yes. And arrangement. Opo, opo. Alam mo yung ewan ko kung makaka-relate yung mga bata-batang mga audience natin. Inabot ba nila yun? Yung nananabik, di ba? Ay, hindi ko inabot. Puso ko'y nananabik, wala na bang halaga? Alam mo, ano yun ha? Band, orchestra yon, violins. Jerry Matias. Oo, ewan ko kung si, ang galing na nag-arrange yun. Yes. Violins, yung horns, horn section. Trumpet. Pero ha, walang drums. Walang drums. Wala. Mm-mm. Mm. Iba ang nagki-keep time. Yung, either yung bass or yung gitarang nagki-keep time. Walang drums. Minsan na rin natin nakasama si Didi Treyes Eduardo. Ay, oo. Yes. Sayang yung si Didi Treyes. That was the time na ang singer ay singer. Walang retoke sa boses. Hindi naman tayo nagpaparinig sa iba. Pero noon, pag hindi ka makakanta ng maayos ng live, di ka kukuning singer. Oo nga. Yung iba kasi ngayon, studio singers lang eh. Sa studio, maraming retoke na gagawa roon. Pero pag nilive ka na, kamote na. Anyway, sa notang yan, ay magbabalik po ang ESS Yoto Basyo pagkatapos ng mga... Ano? Yes, commercials, informational, vitrals, patalastas, paalala, hanap po ay Just In News Flash. Yes, at this moment, Just In. At kung ano-ano pang itsurumahan, ating oras! Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Yeah, lang! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney, Ferdy Tapasio! Yes, Yes, Yo! Topa Hoy! Nako, nagbabalik po tayo sa ikalawang segment dito sa ating Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, kanina talagang napakarami naming mga nais pag-usapan. Pero syempre, may konting special lang po siya. May tawag lang pong tinanggap. At pansamantala, ito muna ating usapin, no? Mga barangay ho, pinakikilo sa kampanya kontra sunog. Alam nyo, makikiusap lang po ako. Hindi lang po ngayong tag-init. Dapat tayo nangangampanya ukol sa sunog. Kundi kahit na hindi panahon ng tag-init, dapat po pinag-uusapan po ito, pinaplano at ginagawa. Ayan. Ayan. Pasensya na po kayo, maraming tawag. Talagang. Nasisira na ulo ko. Oh, pero attorney, ito, kampanya. Hindi, ito ko pa naman. Jim Paredes pa tayo. Ay, yes. Ano naman, pag balik natin sa pangalawang ito, ay narito tayo sa ating paboritong bahagi na pakita mo tweet mo, uy. Anyway, mauna ikaw. Mauna kayo. Ay, sige, sinabi mo eh. Boss. Hindi naman. Alam niya ito, nung una ay... babatiin natin itong mga Twitter ranters. Kausap ko sa Twitter itong ating kasamang si Direk Vince Tanyada. Yung director ng Katips, di ba noon eh, sinasabi nila si Vince Tanyada, Dilawan. Mm. Oo, iba yung paniniwala namin sa politika. Pero alam nyo, sa sining ay walang kulay dyan. Walang pula, walang puti, ha, walang berde. Halo-halo na yan. Oo, halo-halo. Ako lang ang berde dyan kasi berde isip ko eh. Aminado. Oh, although ayan talagang ang political inclination niyan is yung yellow narrative, meron kasi kaming common ground na yung gagawin kaming pelikula tungkol kay Doy Laurel. Wow. Oo, kasi alam niyo, mahabang istorya, wag na tong batian, mamaya na. Mm. Basta tayo sa ito, sige. Yung mga maraming mga prominenteng mga pinklawan. Katulad ni Odie Hemora, yan eh yun nga ano ko eh.
Yun nga nga, mga ibang tao ko dun sa kwan eh, mga Lenny yan eh, nung election. Sumama sa pano, pero wala eh. Sining yan eh. Mm. Eh bakit eh, sasalihan mo ng politika? Yes. Basta magaling sa sining. Opo. Ha, eh ating, yan maganda eh ating. Maganda yung kaisipan mo, may unity. Oo. Diba? O siyempre, nandito rin si Tonyos Cartoons, si Paul Pasha, XYZ, AB, Albert Lim, 31 Million, Boy Cafe, Alfie, Christian Ade, Randy Green, Pusang Gala, Gilbert M, ang dami ngayon eh. Bisayang Ilocano, Nathan Kinsella, nandito si Nina Bellatrix, si Schizophrenic. Nakikinig pala si Senator Sherwin Gatchalian, Miki Sese, wow. Rica Espiritu, Jovi Narcisse, Anathema Crapola, Pating, Jopats, Clar. At ang dami nito hindi na natin mababanggit. Kaya hindi na natin babanggitin si Nestor Pestelos. Mm. Si Valerie, hindi na natin babanggitin. Si Malutikia, wag na. Si Edu Punay, wag na nating banggitin yan. Si Surfer Joe, si Hi Cyrus, at si Mark Summit. Annie and Brood Coffee, wag na natin banggitin. Si Reyna Elena, Alan Jacob, at si Dax, wag na natin banggitin yang mga yan. Ayan, hindi ko na sila binanggit. Hindi ko na rin babanggitin to. Yung si CCW National President, si Jigs magpantay. Wala na sa Taiwan yata. Opo, siya. Nandun nga eh. Buti pa si Sir, di nagpapalamig. Nagpapalamig doon. Malamig pa doon. Ngayon. Parang Baguio weather pa roon. Ayan. Chalap-chalap mag-ikot-ikot doon. Ayan. Pero syempre, ayaw din magpabanggit nito si Raul Luzong and family, si Aris. Huwag natin panggitin yan. Si Doc MJ Evangelista na busy kanina. Syempre, si Doc Melvin Villaruz. Si Boss MB Evangelista, National Press. Okay, National Press Club. Hi, hello po sa inyo. Larry Spike Ariate, Beth Polintana, Mucha Rice Smith. Ba, dadalawin kita. Marua De Asis, hello po. Margo Management Consultant Services Incorporated. Yun. At ang Margo TV Pilipinas. Ayan, of course, intercourse. Umangataw na rin sila, grabe. Intercourse talaga, ikaw talaga, sir. At syempre, kailan mo daw pababalikin si Red De Guzman? One of these days, Okay, kanina nga, sir, sinasabi ko nga po sa inyo. Sinasabi ko kanina. Ito nga, yung sunog dapat, hindi lang ngayon pinag-uusapan tuwing tag-init. Kasi ang sunog, kahit hindi naman mainit, nagkakasunog pa rin, di ba? Siyempre, oo. So, maraming naglalaro ng apoy eh. Ayan. Lalo na dito sa ating AMB-ALC group, yung flower group. Yan, maraming naglalaro ng apoy. Flower group. Yung orchid, yan, yung ilang-ilang, dahlia, yung mga motel. Kaya maraming maiinit dyan eh. Kabanata. Kaya pala. Ang maiinit. Oo. Mm. Pero yung mga ganyan eh, short lang yan, di ba? Sabi nila. Okay, dahil sa ano nga po. Sino short? Hindi ah. Long. Long and short. Ayan. Si attorney nakakatuwa. Okay, ayon kay Manila Mayor Hany Lacuna, sabi nga po, kailangan din matiyak ng mga barangay official na tiyakin ng mga ito na may wastong kaalaman ang kanilang nasasakupan hinggil sa fire prevention. Anong dapat gawin? Huwag maglaro ng apoy. Ay, kailangan po. Unang-una, alam mo, attorney, maraming, kahit sa OFW, ang daming mga hindi nila alam phone number. Dapat alam nila yung phone number na tatawagan nila. Dapat nakapaskil yun. Kami nakapaskil eh. Ambulansya, police, bumbero. Yan. Alam mo ako, apat na beses na akong nasunugan. Or tumawag kayo ng 119 in an emergency. Opo, tama. Nag-re-respond. Ewan ko ngayon, doon panahon ni Duterte, ang bilis niya. 911. Hindi, 119. Iba pa yung 119? In 911 sa Amerika yun eh. Hindi, yun ang tinatawag. Meron na ngayon, 911 na ngayon. Opo. Kasi dati 119 eh. Yun tinatawagan ko. Meron pa yata sa Makati noon, 112 naman kung within Makati. May mga iba-iba sila, meron ding national. Ayun. Yung paglalagay ba ng ng mga gulong sa ibabaw ng bubong, di ba ito ay delikado rin? Hindi. Ginagawa yata yun para hindi liparin yung bubong eh. Di ba? Ito yung nagtitrigger din sa sunog, di ba? Maaari kasi gulong. Ang delikado dyan, pagka umuulan, tumalsik yung gulong, tumama sa ulo ng dumadaan, masakit yun. Pwede. Ay, nako po. Okay, nabatid na pinakilos nga ni Mayor Lacuna ang lahat ng leader ng 896 barangay sa Maynila. Wow, grabe, dami pala. Kasabay ng tagubilin hinggil sa kahalaga ng pagiging organisado at pag-iimporma ng mga residente. Hayaan na ang mga bumbero na gawin ang kanilang trabaho kapag may sunog. At huwag nang makipag-agawan. Alam mo ba yung nangyari dati? May pinatay na bumbero? Dahil lang dun sa nakikipag... Oo.
Ayun, grabe yun ah. Huwag kayong makipag-agawa sa bumbero. Alam naman. Nananakit eh. Alam nyo, ang problema rito kasi, yung maraming barangay sa Maynila, galing ako dyan eh, from 1992 to 1998. Opo. Kasama ako ni Mayor Lim dyan eh. Oh. Oo. At siyempre, maraming congested dyan na mga barangay na hindi naman kasya yung fire truck. Ngayon, yes, nagtataka yes, ako. Yes. Alam nyo, nung panahon ni GMA, ang mga fire trucks natin, locally sourced. Mm. Kasi, alam nyo, pag locally sourced, ang platform niya na Isuzu. Yan, Isuzu Gen Cars. Opo, yan. Yung Isuzu na truck, ang platform niyan. Anong advantage niyan? Pyesa, locally sourced. Maraming mekaniko, magaling magawa ng mga engine ng Isuzu. Number two, napakatibay ng Isuzu. Totoo. Oo, yung diesel engine ng Isuzu. Grabe, nagkaroon kami niyan yung Isuzu Gemini Diesel. 20 taon namin ginagamit eh. Hindi nasisira eh. Until naubusan na lang ng pyesa. Ah, wala na. Anyway, ang nangyari nung panahon ni Noy-Noy, ha? Umorder ng fire truck sa Germany. Napakahirap ng pyesa, walang marunong ng makina kasi yun lang ang makina noon. And then, ang lalaki. Noong panahon ni GMA, may mga fire trucks sa maliliit. Opo. Na kaya mong ipasok doon sa mga eskinita. Oo, kaya umorder sila sa Germany. Ay, yan, lalaki ng kalya sa Germany, hindi naman applicable dito. At saka, pag nasira, ang tagal. Buwan bago maayos. Ayan, halos lahat ng... alam nyo ba, nung end ng ng Aquino administration, lahat ng fire trucks ata nila na inorder, wala na, hindi na operational. Samantalang yung in-order pa, nung panahon ni GMA, marami pa na umaandar. Ayun. Yun ang dapat isaalang-alang ng mga barangay. Eh, ang labo talaga. Yung, alam nung Aquino administration, grabe talagang ginagawa niyan. Bago ang dami diyang, yun lang ano eh, may mga sasakyan lang ng PNP. Ang inorder, ang dami-dami rito ng dealer, Toyota, Isuzu, mga pickup. Ang inorder galing India, Mahindra. Anong kalokohan 'yon? Mahindra. Yung iba hindi pa dumating, Indian eh. Indianero talaga. Si Rojas eh, bago kala mo kung sinong malinis, anak ng pating na buhay to. Mahindra, lahat sira na. At saka ayaw nung mga ano. Ah, yung pala yung reason. At saka ang problema, iba yung amoy ng tambucho. Amoy ano curry. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo, ating oras. Alas 11:44 ng umaga. 1, 2, 3, Yes, Yes, Yoto Pasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasyo. Yes, Yes, Yoto Pasyo! Yeah, baba kasama! Nagbabalik pong Yes, Yes, Yo, Tomasio. Oras natin, alas 11:48 at 20:30, Tomasio. Akta! Kasama pa rin ho si Juvie de Guzman. Dito pa rin sa inyong Yes, Yes, Show. Yes, at itong huling yugto natin, ha, with your kind permission, Juvie. Ako, didiscuss ko lang yung kay dating speaker Alvarez. Oh, yes, yes. Nagtataka ko yung sa kanina yung news na sinabi ni... Sino bang nag-ano kanina? Hindi. Si Raisa ba? Apo yan. Si Raisa. Raisa ba kanina? Ay, hindi si Raisa. Sorry, pasensya na kayo. Lito ako sa dami ng tawag ko sa telepono. Na pinagpapaliwanag daw ng Philippine Navy si... dating speaker at ngayon ay congressman kung hindi ako nagkakamali na Pantaleon Alvarez. Kung bakit sinasabi niya mag-withdraw na ng allegiance. Unang-una ay ang Philippine Navy ay militar. Wala pong jurisdiction ang militar sa civilian. Kung may magpapaliwanag imbestigahan, DOJ. Okay. Hindi kailangan magpaliwanag sa Philippine Navy. Medyo overreaching yata ang Philippine Navy natin. Wala po kayong jurisdiction sa isang civilian. Hindi nyo pwedeng pwersahing magpaliwanag. Hindi nyo pwedeng i-court martial ang civilian. Ha? Medyo hinay-hinay po tayo para hindi kengkoy ang nangyayari sa atin. Okay, pangalawa. Yung sinasabi ng inciting to sedition. Yung sinabi niyang, ay, mag-withdraw na kayo ng inyong allegiance sa Pangulo. Yung tinananawagan siya sa militar. Oo. Alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng konting background para maintindihan natin. Na hindi porket sinabi niyo ganito, ganon, inciting to sedition. Na unang-una yung mga realista lagi, di ba? Opo. Diktatura ang U.S. Marcos lands again. Ibagsak! Ibagsak! Di ba? O, di ba? Inciting to sedition yung kung babasahin nyo lang yung
provision ng revised penal code. Okay, bigyan ko kayo ng background, ano? Ha, para hindi naman... Ah, Jera daw, I'm sorry, sorry. Si Jera, pasensya na ka na, Jera. Medyo distracted ang lolo mo eh, ha? Nagkaka-Alzheimer na yata eh. My apologies to Jera. Oo. Hindi, akita mo naman kanina, hindi halos makanda ugaga sa dami ng tawag. Anyway, yun pong batas na inciting to sedition ay ipinasapuya ng Philippine Assembly noong panahon ng Amerikano. Doon tayo ay colony, tayo ay unincorporated territory ng Amerika. Bakit pinasa nila yon? Kasi at that time ay bagamat na conquer na ang Pilipinas, ha, natalo na si Aguinaldo, meron pang mga armed groups, may mga insurgents pa, hindi naman basta tumigil eh, yung Katipunan. May mga natitira-tira pa, sina Macario Sacay, nung napatay si Sacay, may mga natitira pa rin. Mm. Diba? May mga rebellion-rebellion pang ang chuba-chuba noon. O, kaya nilagay yon para walang Pilipino ang magsabing ibagsak ang pamahalaan ng Amerika na nandito sa Pilipinas. Kasi noon, malakas, ha, malakas ang sentimiento na ang Amerika, ha, nung nagtagal na lang naman eh, na na-brainwash tayo ng mga Amerikano na sila ang liberator natin. Marami noon ang pakiramdam ang Amerika ay sinupil yung ating demokrasya. Nanalo na tayo laban sa mga Kastila. Dapat independent na tayo. Bigla nilang pinasukan yung Pilipinas. Pinagbili ng Espanya yung Pilipinas sa Amerika for so much money. Yeah. Eh, miss, sarili ng pamahalaan ng Pilipinas noon, hindi pumayag sina Aguinaldo dahil may republika na tayo, kinalaman tayo, pinagpapapatay tayo ng mga Amerikano. Mm. Ayun, yun ang history yan eh. Ha? Kaya yung mga pro-Americans dyan, eh, tignan nyo muna yung history, okay? Kaya merong ganyang batas. Ayun. Ang inciting to sedition, sedition, rebellion are political crimes. Okay. Nag-evolve na po yan. Bagamat hindi pa natatanggal sa statute books natin yung inciting to sedition. Iba na po ang patakaran ng batas dyan kasi since then, doon ang constitution yata natin noon, Jones Law eh. Wala pa naman Philippine Constitution noon. Then nagkaroon tayo ng Philippine Constitution 1935. Nagkaroon ng 71 Constitution and then 86 Constitution. Ang lahat ng Constitution na yan ay may Bill of Rights. At patibay ng patibay ang Bill of Rights for every successive Constitution as interpreted by the Supreme Court. Okay. Anong nakalagay sa Bill of Rights? No law shall be passed abridging the freedom of expression, ha, of speech, or of the right of the people to peaceably assemble for the redress of grievances. Yung mga rally-rally. Opo. Hindi dapat sinusupil yan. Okay. Malimit dyan, nagkakainitan sa rally. Ibagsak! Ibagsak! Diba? Mm. Mag-resign! Mag-resign! Diba? Ganyan. Okay. Sinabi ng Korte Suprema, hindi porket sinabing, ano ba yung sedition? Yan nga. Nagkakalat ka ng disinformation tungkol sa official ng gobyerno para mawala yung tiwala ng mga tao sa gobyerno. Ha? Tinatawagan mo yung armed forces na huwag suportahan yung gobyerno. Yan ang mga sedition. Katulad ng ginawa ni Alvarez. Ngunit, ang tanong, sufisyente na ba? Ha? Bastante na ba yung mga ganung pananalita para ikaw ay makasuhan ng sedition? Ito ang sinasabi ng Supreme Court, ha? Sa ngayon, ang freedom of expression, ang freedom of speech, ang pinakamataas sa hierarchy ng rights. Ha? Mm-hmm. Freedom of thought, freedom of expression. Ngayon, kung ikaw ay sasabihin, inciting to sedition ka, ang nilagay nilang test dyan ay yung tinatawag na clear and present danger test. Okay, yung bang pananalita mo ay likely? Meron bang epekto yon? Alimbawa tayong dalawa, nagsisisigaw tayo dito, ibagsak ang gobyerno ni Marcos. Alimbawa, hindi, for example lang. Teka muna, pag tayo ba ay nagsisisigaw dito, may posibilidad bang bumagsak? Hindi po, wala. Hindi, sino ba naman tayo? Kahit pa magtututuwad tayo dito, di ba? Maglulupasay tayo dito, ibagsak natin ang gobyerno. Wala namang makikinig sa atin eh, di ba? Oh. Freedom of expression lang yon. Ngayon, kung yung chief of staff sa guro ng military nagsabi, ay, i-withdraw natin yung suporta natin. Eh, teka muna, may susunod dyan.
Kasi chief of staff yan eh. Opo. Ha? Kung mga armado yan, isa alabawa yung mga katulad ng panahon ni Gringo. Oo, may mga isang faction sa military, active ha, active, na may mga command. Opo, opo. Mga general, colonel, na may mga tao na maaring sumunod sa kanila. Mm. Oo, ibagsak ang gobyerno, ay teka muna, may clear and present danger yan. Yun. May posibilidad yan. Pero kung si Jubes, si Ferdy Topacio, wala naman tayong armas. O, ano namang ipambabagsak natin sa gobyerno? Sa oo. Siguro, napofrustrate ka lang. Sinong, may dalawa, tatlong sumunod na, kahit may 100 ang sumunod sa'yo, wala namang armas yan. Wala namang capability yan, atakihin ng gobyerno at babagsakin. Oh, di ba? Hanggang hiyaw lang. Walang clear and present danger. Hindi pwedeng sedition yan. Oh, clear. Si Pantaleon Alvarez ba, kahit masabihin niyang, eh, bagsak, i-withdraw nyo. May susunod ba sa kanya? Kung may sumunod man sa kanya, sino sa active service ng militaring susunod sa kanya? Eh, reservist lang naman siya. Kung kahit pa sumunod lahat ng bumoto sa kanya, hindi naman kayang pabagsakin ng isang distrito ang gobyerno. Mm. O, ang military na mismo nagsasabi, kami ay solid sa likod ng a duly elected president. O, anong danger? Pero, walang clear and present danger, wale. Pero what if, attorney, si mismong PBBM na nagsabing, bitawan niyo na ako, huwag niyo na ako iboto. Ah, eh, hindi na si Dishon yun. Siya na mismo ang nagsasabi noon. Oo. That's not our problem anymore. That's his problem anymore. Ayaw. Kamali yata yung English. That's not our problem anymore. That's his problem anymore. Kasi may mga di ba may mga leader na parang nabuburyo na siya. Tapos huwag nyo na ako iboto. Eh, kapag okay, resign siya, wala namang problema. Pero ayaw naman natin yun. To be clear, ayaw natin. Kasi duly elected naman siya. Ayon. Kung may po naman tayo sa gobyerno, may kay tayo, sinuportahan natin siya. Opo, with more than those people who did not support him, may kay tayo. Pero tayo, hanggang criticism lang. Ayaw natin bumagsak ang gobyerno kasi ayaw natin ng extra constitutional means. Opo. Ayaw nga natin ng EDSA ay kasi extra constitutional 'yon. Yung pagbagsak din kay tinutulan natin 'yan. We are just being consistent. Di tayo pokrito rito. Yung prinsipyo natin noon, prinsipyo pa rin natin ngayon. Suportahan natin ang gobyerno, pero kung may mali na tingin natin mali, i-call out natin. Ganun lang naman ang demokrasya. Oh, at sa kapag binagsasawang ibagsak, lahat ng realista diyan, kasuhan niyo na sedition, ha? Eh bakit si Alvarez laang? Anyway, sa puntong ito, ay magbigay daan na rin tayo. Baka ma-accuse tayo ng sedition dito sa Aliw Broadcasting. Pero sabi ni Milan Italy producer, sabi niya, mataas na kahoy, Batangas. Perdi din pala pangalan niya. Yes. Na-meet natin. Anyway, magbigay daan na tayo sa susunod na programang Balitong Bayan! With Jen Patrolia. At magbigay pugay din tayo sa lahat ng mga taong nasa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng Yes, 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 Tomas. Ngunit! Maraming salamat po. Lahat ng programa sa Aliw TV 23 sa DWIC 882. Yes, salamat po ng marami. Natin, sa ating News Director, Judith Estrada Larino. Yan. Ang ating desk editor, si Boss Drew Nacino. Of course, si technical engineer, si Winner Contehino, Henilin, Rico Hermoso, Ken Sale, at si Giljon Reyes. Ating broadcast IT, si JV Dominguez. Teleprompter, si Neil Joy Abelia. Ating writers, si Geraldine Doino, Katrina Gonzalez, at si Jen Patrolia. At syempre, ating CAs, nandiyan si Yasmin Patalyon, Jacqueline Santos, at Aliza Quevedo. At ang ating interns, dalawa sila ngayon. Oh? Si John Lloyd, Malinay, at si Aizen Luis Moises. Okay. Having said that, eto po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Tex Apiel Tomasio. At syempre ako rin si Jubilee Guzman, nagsasabing ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At nadali mo na. Sutiti mo sa inyong kaisipan na huwag makikipin. 1, 2, 3. Yema! Yes, yes, you! Topacio! Abay again. Si Mr. Yes, Yes, You, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yes, You!